Hello guys, ngayong video pag-uusapan natin ulit yung mga presyo ng mga ibon na pasok sa mga budget natin at syempre nagsama din kami ng hindi budget meal yung mga mamahalin. Kaya tutukan nyo lang itong video hanggang dulo para malaman nyo kung ano-ano ang presyo ng mga ibon sa iba't ibang tao. So naghanap ako ng mga breeders na nagbebenta ng mga single or paired na African lovebirds para malaman nyo yung mga presyo nila. Bali, sa video na to, may iba akong napansin na nagba-buy and sell. Pero hindi ko sasabihin, syempre, kung anong ibon yung naging buy and sell dito. So, simulan na natin to. Let's go! Okay, itong una natin. Itong Parblue Ewing. Matured na daw, tapos ang gender, pero nagsabi siya ng possible hen sa chat namin. So, ang presyo nito ay 1,200 pesos. Wala akong nahingian na discount kapag pick up. So, ito, sakto lang yung price. Kayang-kayang bilhin. Kapag gusto mo mag-project ng mga Parblue Opaline, Parblue Opaline Ewing. Then next, itong Violet Fisher, Split Opaline, tapos Turquoise Parblue Hen. Ang presyo niya dito ay 1,700 pesos. Pares na to, murang-mura pa para sa Split Opaline. Kaya medyo nakakalito kung legit ba yung pagka-split niya or pampaakit lang para mabili. Next, Double Factor Parblue Split Opaline, tapos Single Factor Violet Ewing Hen. 1,700 pesos din, pares na daw, kaya same din ng aking feedback kung legit ba yung pagka-split nila or pampaakit lang. Mura lang ba talaga ang Split Opaline? Comment nyo mga price ng mga Split Opaline na alam nyo para malaman natin kung may pagkamahal din yung mga Split Opaline. Next, Blue Ewing. Matured na daw to at ang gender niya in-out. So, 1,000 pesos, itong ibon lang. Mura lang. Mura lang naman para sa ganitong mutation at paparesa mo ng normal na Parblue, tapos para magkaroon ka ng Parblue Ewing. So, ganun lang, experiment lang ng experiment. So, 1,000 pesos to, mura na to. Next, Abs 1 naman tayo. Ito, 1,000 pesos kada pares. Hindi ko alam kung ano mutation nila, pero 1K kada pares ang bentahan niya. So, mas mura to kaysa sa nabilihan ko nung una. Kaya, dapat ito yung nakita ko kagad eh. Sayang. Next, Blue Pastel Cup, tapos Green Hen. 1,000 pesos lang daw to. Ito ang pinakamagandang panimula sa mga gustong mag-alaga. Para bang naging 500 isa. Ganun ang presyuhan sa pet shop dito sa amin. Kaya kung kayo ay nagsisimula pa lang or magsisimula pa lang sa pag-aalaga ng lovebirds, sa pet shop po kayo bumili. Or sa mga tao na mura magbenta tulad nito, 1,000 pesos pares na. Sobrang mura na po nun. Next po ay yung Parblue. Ito, 1,000 pesos lang daw to. May discount pa para sa sure buyer at sa magpipick up. So, panigurado, naglalaro lang to sa presyong 500 to 700. Kaya, ang presyo niya kasi ay 1,000 pesos tapos magbibigay siya ng discount sa mga sure buyer at sa mga magpipick up. So, panigurado, hula ko lang, ang presyo nito ay 500 to 700. Next, Personata naman tayo. Hindi ko alam mutation nila pero 1,000 pesos lang daw to. Itong pares na to, murang-mura na.
kung malapit lang to sa amin, nakuha ko na agad to. Kaso, ang layo niya eh. Next, yung Personata doon sa left side. Green Personata at Violet 5 Personata. 2,500 pesos daw to at sagad na daw yun. Ang gusto ko lang naman dito ay yung Green Perso. Mahal siya para sa iba pero sulit naman kung magkakaanak sila ng lahat ay Green Personata. Tapos yung Green Personata ay papares mo din sa Green Personata para maging back to back. At yung Violet 5 na nasa picture, yung Violet 5 Personata, pwede mong ipares sa iba para maging malinis lang yung Green Personata natin. Next, Yellow Bull Cock. Tapos White Bull Hen. Proven pair na daw to. 12 months old, tapos dalawang clutch. At ang presyo niya ay 2,800 pesos. Mahal ba? Kaya nagmahal yung ganitong ibon dahil 12 months old na to. Tapos proven pair na. Di ka na dun lugi. Ganun ang presyuhan sa ibon. Ipapatong mo yung pinaghirapan mo at yung experience ng mga ibon. Kaya hindi natin to pwedeng baratin dahil nandiyan yung pagod niya, yung gastos niya, tapos yung paghihintay sa pangingitlog. So, yung 2,800 pesos ay saktong-sakto lang. Kaya sa mga naghahanap ng Yellow Bull dyan na proven pair, ayan. Ayan ang presyo nila. At mukhang split ino din sila. Mukhang split ino din ata sila. Dahil sa pagiging puti nung flight wings nila eh. Ewan ko lang, malay nyo, split ino, kaya ganyan din yung presyo. Next, proven pair na daw to at good breeder. Turquoise Violet Parblue, tapos Single Factor Violet Fisher. Itong dalawa na yun, 2,000 pesos na daw to, pares na to. Next, Double Factor Personata White Collar Cock. Tapos, Double Factor Mauve Personata Hen. Proven pair na daw to. Tapos, ang presyo nito ay 2,000 pesos. Hindi na ako lugi dito kung ako bibili. Dahil, paborito ko ang Personata at malapit lang siya sa amin. Pero, may iba na nagbibenta ng ganito na nasa 1,500 pesos lang doon sa kakilala ko sa Angono. Next, Back-to-back White Collar Personata. Hindi ko alam kung proven pair na to or banded pair at ang presyo nito ay 3,500 pesos. Oo, ang mahal pero syempre ayan ay white collar at mukhang malinis naman talaga at walang at sunog na sunog din yung ulo kaya ganyan ang presyo niya. Next, Personata ulit tayo. Mauve Personata. Ito ay 3,000 pesos. So, ang gaganda talaga ng mga Personata. Tapos, ang gaganda din ng mga presyo. Kailangan talaga malaki budget mo dito sa mga ganitong klaseng ibon para mabili mo yung gusto mo. Kailangan may budget kang 5,000 pesos. Ayun ang pinaka mataas dapat na budget mo. Kaya dapat magtrabaho tayo or dumiskarte tayo para magkaroon tayo ng pera. Pero syempre, huwag tayong dumiskarte sa pagiging buy and sell ng mga ibon dahil diyan na-stress ang mga ibon na pinagpapasapasahan lang. So, pag bumili ako ng ibon tapos ibibenta ko agad, di ba? Sobrang stress sa ibon nun. Wala siyang may stayan na kahit isang taong bahay lang, isang taong cage lang, isang taong pagpapahinga sa kulungan. So, nakaka-stress yun ng sobra. At kapag na-stress sila, pwedeng magtagal ang kanilang breeding or yung pagpaparami. Pero syempre, hindi natin sila mapipigilan yung mga nagbibenta ng ibon, yung mga buy and sell, kasi ayun ang diskarte nila para kumita sila. Pero syempre, hindi po applicable yun. Next, Wild Type Green Personata Cock at Mauve Parblue Hen.
9 months old at bonded sila sa flight. Halata naman na bonded sila sa flight dahil naging crossbreeding yung pairing nila, Fisher x Personata. At maganda din naman ding project to para magkaroon ka ng Parblu Mauve Personata. At ang presyo pala nito ay 3,000 pesos. So sa mga gusto mag-project ng mga Parblu Personata dyan, ito ang ibon na sakto sa budget nyo, 3,000 pesos. Pero syempre may iba pang nagibenta ng mas mura na umaabot sa 2,500 or 2,000 pesos. So hanap-hanap lang tayo para sa mga project natin. Next, ito ay Lutino Sable Opaline Hen at Yellow Bull Cup. 11 months old, proven pair at isang clutch. Ito ang hinahanap ng karamihan, yung mga sable na Yellow Bull or Lutino. Ang presyo pala nito ay 4,000 pesos. Ang mahal pero maganda. Next, back-to-back Wild Personata. Dapat ito na lang yung binili ko kaysa dun sa wild type na meron kami at wild collar tapos parehas palang cock. Pero syempre kailangan pa namin i-observe pa ng matagal para malaman talaga yung gender ng binili namin na wild type green personata at yung white collar bago namin husgahan yung pinagbilan namin na parehas bang cock to or talagang hen at cock to. Kaya, ay nako. At yung presyo pala nito ay itong back-to-back na wild type green personata ay 5,000 pesos. Oo, ang mahal, di ba? Pero maganda na to kasi back-to-back na to at green personata, wild type, hindi ka nalugi. Minsan ka lang makakita ng ganyang presyo ng mga wild type. At ang last natin ay ito. Yung pinakataas, kung nakikita nyo yung Personata at Fisher na magka-pares, ayan ay 600 pesos lang. Pares na yan. At yung nasa gitna ay puro para kids at budgies, ayan ay 150 pesos, isa sa mga anak nila. So kapag bumili ka ng para kids dyan, 150 pesos yung mga inakay nila, yung mga anak nila. At syempre, ayan ay nabili ko na. So, ako ang nauna. Sorry guys. Gusto ko lang dyan yung personata. Ipapares ko lang naman sila sa ibang personata na meron kami dito. Para alam nyo na, mabilis ang pagpaparami at maraming ipaparaful na inakay kung maaga sila kung maaga sila magpaparami. So, ayun. So, mukhang ito lang. Oo, ito na lang muna ang ating topic ngayon sa presyohan ng mga ibon. Ito na ang dulo ng ating video. Kung nagustuhan nyo itong video, bigyan nyo lang kami ng thumbs up. At syempre, hindi pa dito nagtatapos ang ating ibon hunting na mura at mahal. Kung gusto nyo pa ng ganitong klaseng video about sa presyo ng ibon, i-comment nyo lang yung mga hinahanap yung presyo, yung mga hinahanap yung ibon, yung mga kung anong mutation nila, opaline, ewing, pale fallow, i-comment nyo lang para malaman namin kung ano pa yung hahanapin namin at i-share namin sa inyo. Tapos, kung ikaw ay bago pa lang sa aming channel, pindutin mo na ang subscribe at ang kampana para lagi kayong updated sa aming future uploads. Salamat sa mga sumusuporta. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.